Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng Human Rights Promotions. Ang ating boses sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, at gabay ng kaliwanagan na banal na Santa Maria, sa mga isyong ating nakalap at pagbabantay, sa ating mabuting pamamahala, mabuting lipunan, pantay na hustisya, at karapatang pantao ay hinggil sa issue ng agrikultura sa bansa, partikular dito sa industriya ng bigas o produksyon ng palay at Tarification Law o Republic Act 11-203. At kung saan ang batas na ito ay nagpoprotesta ang magsasakang Pilipino, kung saan ay batas na ito ay nagpapabagsak sa industriya ng bigas o produksyon ng palay. Ngayon, ano ba itong Republic Act 11-203? O ang pagpapasa ng Republic Act 11-203 ay ito ay yung tinatawag na import-export liberalizations. O ito yung tayo ay malayang makapag-aangkat, o sino mang mga negosyante sa ating bansa ay malayang makapag-aangkat ng anumang agrikulturang produkto sa ibang bansa mula dyan sa bigas. Nausapin na yan. Ngayon, ang ating pamahalaan ay may mahusay na ekspektasyon dito sa ipinasamatas nito, kung saan ay ayon sa kanila ay magkakaroon ng nasa 27 pesos expectation prices na mabibili sa merkado ng lipunan Pilipino, at ito'y makatutulong dun sa ating mamamayan o sa mga sang Pilipino. Subalit ayon sa kanila ay hindi pa naman ito namimit as of now. Kung saan, itong sinasabing import liberalizations na ito ay magkakaroon dito talaga ng dagsang supply o kompetisyon mula doon sa importasyon at lokal na production ng ating o industriya ng bigas at saka production ng palay. So magkakaroon ng kompetisyon kung magkakaroon ng importasyon. So yung supply dadami. So ibig sabihin, bababa yung presyo. So ganun yung magiging epekto niyan. Ngayon, anong nangyari ngayon? Yung mga lokal na magsasaka mula doon sa maliliit, doon sa maliliit to medium, umaray. Sapagkat anong nangyari, doon sa pagmura, bumaba ng gusto yung palay mismo. Yung palay mismo na dating may farm gate na 17, umabot na lamang, according to them, to 7 to 8. Which is, ito ay masyadong lugi dahil ang cost nito ay 12 pesos per kilo. So, ibig sabihin, yung farm gate dapat, ito ay nasa farm gate na 17, bumaba siya ng 7, which is yung cost nun 12. So, kung 12, pa farm gate mo ng 17, 5 piso lang yung tutubuhin nila ron at reasonable markup para sila yung makapamuhay ng maayos. Anong nangyari, bumaba pa siya ngayon. So, ngayon yung no problema ng ipo ng Pilipino doon sa yung particular yung magsasaka na bumabagsak yung industriya ng produksyon ng ating palay sa ating bansa dahil dito sa import liberalizations na ito. So ngayon, ang ating pagtingin dito, aside from doon sa sinasabing law of supply and demand na magkakaroon nga ng competition, so bababa yung presyo kung nagkaroon ng buhos ng na supply. So sa pag maraming supply, magkakaroon ng babawang presyo. So competition yan. So ngayon, sa isang banda makikinabang yung mamimili dyan kung mumura yung presyo. So ngayon, ganito ngayon ang nangyari dyan. So sa ating pagtingin, nagmura ng gusto yung according to the anong dun sa pahayag na bumaba ng mababa yung palay. So ngayon, ang ating tingin dito, yung pagbaba ng palay na yan,
binaratya ng mga wholesaler. So, ibig sabihin, kaya nila sabing bumaba, dahil kapag binibenta nila yung palay na at the farm gate na 17, wala na bumibili. Sa 17. So, binabarat sila to 7 to 8. Sino bumibili? So, syempre, yung wholesaler. Yung wholesaler, bibili nila yung farm gate yan ng mababa, babaratin sila, saka nila imi-mill dyan, regular or well-milled, saka nila bebenta sa market, sa retailers. So ngayon, binabarat ngayon yan ng mga wholesaler, dahil nga sa sinasabi, maaaring sinasabi na meron ang competition na may importation. But the fact, ano ba yung mas mahal? Yung importasyon o yung local na produce na presyo? So ngayon, according to the Ibon Pack Foundation, ang sabi dyan, yung cost ng importasyon ay nasa 37 pesos. Ibinibenta ito ng 44 pesos. Ngayon, yung sa local production, yung price ng ating rice ay 38 pesos yung regular, 43 pesos yung well-milled. So, ibig sabihin, from the importation and then the local prices, competitive siya. Mas mura yun sa atin. At a regular na pagkukumpetensya doon sa importasyon. So, ngayon, yung target talaga ng pamahalaan na 27 pesos, hindi mangyayari yun kasi yung import cost, 37. Kahit anong dami ng import noon, kung 37 ang cost doon, hindi bababa ng 27 pesos yun. Aside kung magiging bukbok na yon, magbabagsak presyo yon. Pero hindi magiging ganun yon. So ngayon, kaya naglalaro doon sa ating prices ngayon, 38 to hanggang 55. So doon maglalaro yung prices ng ating market ngayon. But the fact, wala talaga makikita doon 27 pesos at yung ibang retailer. Ang meron 27 pesos, yung ating NFA. So sila yung nagtitinda ng 27. Ewan ko lang kung meron ibang titinda ng 27 pesos aside from NFA. But the regular rice na tinitinda sa market sa atin from local producer, 38 pesos. Yung well-milled, 43. So mas mura siya doon sa binibenta kung ano yung importasyon, kung yung regular or well-milled at 43 pesos sa market. Binibili nila yun ng cost doon sa cost na rin 37. So mas competitive yung ating yung local prices. Ngayon, anong nangyayari? Bakit nagmura ng marapakababa yung palay? So, binarat sila ng mga wholesaler ngayon. So, malaki ang kikitain ng mga wholesaler ngayon kung babaratin lalo nila ng ganun yun. So, yan ang problema ngayon na dapat solusyon ng ating pamahalaan. Ngayon, ang solusyon ng ating pamahalaan dito, bilhin ng NFA itong local produce palay na sinasabi 20 pesos. So, at farm gate na 17 pesos. So, ano pa mga farm gate niyan na binibenta lang sa dati sa mga wholesaler na yan. Kung sino man yung mga nagbibenta doon sa ating mga local producers na maikukomersialize yung kanilang mga palay na kung ito quality para maitinda doon sa mga wholesaler. So ngayon, kung binibili ko ng farm gate na 17, binibili ko ng ating NFA, ito yung solusyon ng gobyerno. So maliban dyan, iimbestigahan ng ating pamahalaan mula sa Senado kay Senator Villar. Yung iimbestigahan niya yung mga wholesaler. Kung binibili nga nila ng 7 to 8 pesos yun. So ngayon, iimbestigahan nila yung nagsabi doon sa Senado na sino ba yung sabi nila, 7 pesos na lang yung presyo. Bakit nalang sabi 7 pesos yun? So, doon sa bumibili siguro, sabi nila 7 na lang yun. Hindi naman siguro sa sarili nila, i-declaran nila 7 pesos lang yun. So, may bumibili ng 7 lang. Investigahan nila yun, bakit ganun yung presyo na pagbili nila? So, ano ba yung kalakaran ng gobyerno dyan sa pagbili ng palay? So, dapat isa yan, sa dapat ding gawin ng gobyerno, dapat meron tayong price dyan, ha? Price monitoring or batas tayo dyan sa presyo ng palay na yan, magkano ba yung rate o yung rational price na yan para maging halimbawa ang target niyan, ganun, hindi bababa. Ngayon, kung mayroong mga wholesaler na bibili ng nababa pa sa 17 pesos, they will be penalized dapat. So ngayon, investigahan nyo na kapag talaga nagbabasa sila ng presyo, sinamantalan nila itong import
liberalization na ito, kulong yun dapat. Kung ganun sila sa kagahaman sa salapi, doon sa libo ng Pilipino. So, ganun ang dapat na gawin doon sa mga wholesaler na yan. So, ngayon, ang human rights promotions ay nagkasaboses sa ating pamahalaan na pag-aralan itong agrikultura sa ating bansa. Itong tinasabi ngang import liberalizations na ito, o itong RA 11203, doon sa impact nito. Ano ba itong ano itong 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 impact na ibinibigay nito sa ating local industry. So ngayon doon sa sinasabi ng ating pamahalaan na pansamantala bilhin na muna itong ano itong sinasabing hinaing ng mga local palay producer. So yun ang muna ang gawin pansamantala. So national yung nakapagbebenta nito ng nung yung local producer na small to medium, even large pa ako meron, so ibenta na lang nila sa NFA yon. Yung NFA bilhin lahat dyan. At 17 farm gate, siguro yung ano yung reasonable price na dapat bilhin nila doon sa mga local palay producer na yan. Tapos itindan nila yon at 27 pesos. Kung tutusin nga, kung bibili nila ng 17 yun, mataas pa sa 27 pesos kapag ibinenta ng ating pamahalaan yan. Dapat nga, mas mura pa ron, nabibili na nito ng Pilipino. Kaya sila pa magpabayo nun eh. O magpamild nung binibili nila nga na farm gate palay 17 pesos. So aside from that, yung ating pamahalaan, mula din sa import liberalizations nito, aside from dun sa pagbili ng NFA, tapatan ito ng ano, tulungan yung mga magsasaka, bigyan sila ng kooperatiba. National. National na kooperatiba. Aside, alimbawa, yung NFA ang bibili, yung lahat ng kanilang mga local producer ng mga palay, mga maliliit na magsasaka, the medium, ibabagsak nila ito doon sa kooperatiba. Alimbawa, national, district, or per region, lagyan nilang kooperatiba yan, doon nila ibibend na ngayon yung palay nila at hindi magbabago ang farm gate. Laging reasonable yan na sila makapumumuhay na maayos doon sa kanilang may e-commercialize na local production ng palay. So, palaging-laging ganun yan. So, yung mga mapapangalagaan sila ngayon, kooperatiba at national cooperative. So, ngayon yan, sila sa boses natin sa Pangulong Duterte, tulungan niya yung magsasaka na magkaroon ng kooperatiba. Kumarikwandoan niya yan para yung farm gate na 17, palagi yun ay dumagbabagsak sa kooperatiba yung mga local producers ng palay na yan. So, mga kabenos pa ang lipo ng Pilipino. Pwede rin ibebenta nila yon sa murang halaga at 27 pesos din kagaya din sa NFA. O pwede rin yun. Halimbawa, aside from NFA ang bibili, cooperative na lang, o pwede rin, alternative from NFA. Doon ibabagsak sa NFA at sa cooperative. Pagkatapos, ibebenta ng cooperative at 37 pesos din. So, isang pinakamagandang alternatibo pa rin yan. So, pag-aralan ng ating pamahalaan yan. So, ngayon, dapat, itong ating import liberalization mula dito sa ipag-importa at saka dito sa ating local producer, dapat balansin ng ating pamahalaan yan. Kasi nga, competition yan eh. So, umala tayo, yung mipo ng Pilipino, mapapabor yan kung mumura yan. So, kahit naman yung sa halimbawa, yung sa local produce, at least kahit papaano, kung ito ay mumura yung dun sa retailing and sa retailing nila ng mas mababa, at least kahit papaano, yung farm gain niya, hindi uurong yun. Kasi kung nangyayaring import liberalization, wala nang adjustment na makamumura dun sa cost ng production, so dapat hindi uurong yung farm gain. So ngayon, kung yung sa presyo naman ng retailing, pwede magmura yun kasi yung wholesale mag-a-adjust yun. Kasi nagpapatubo naman sila ng malaki, isip mo 17 pesos yung palay. Tapos bebenta doon sa market, magkano? 38 pesos. So kung iisipin mo, kung magkukwenta ka ng generally, yung 17 na palay, pag ipinabay mo yon plus cost ng mga traveling, maaaring 3 pesos per kilo. So 20 pesos yung cost mo. Ibebenta mo, halimbawa doon sa retailing, bebenta mo 35 pesos. So magkano ang kita mo? 15 pesos agad. So 3 pesos doon sa mga nagtitinda ng retail.
Halimbawa, ganun, 4 pesos. Eh, magkano talaga kinikita ng mga wholesaler yan? Ang laki, per kilo. Oh, eh, volume yung binibili ng mga yun. So, may kung sino yung a-adjust ng pagmura, tumulong sila sa lipo ng Pilipino, hindi yung sobra silang sweetik kung sa kompetisyon. Ah, bakayari, ang ginagawa kasi nila, inira nila dun sa parang gate eh, kung mumura yan eh. So kung mumura yan, babanatan lang yung parang gate, i-adjust nila yung mumura. So pag so mumurahan nila yun para yung kanilang kita, hindi mababawasan kung magkakaroon ng kompetisyon na pagmura, halimbawa, dun sa market. Kaya lang, anong nangyayari nga, mura pa rin yung ating presyo ngayon eh, dun sa well-milled at saka regular na 38 at 43. Eh yung cost nung ano, yung bentahan ng import, 44 pesos, mura tayo ng piso pa lang eh. So walang adjustment pala dapat na mangyayari sa ating ano, doon sa competition natin nakuha. I hope, doon sa iba naman, ibang competition yon. Pero makikita mo, yung ating presyo, 38 to 55 eh. So naglalaro yung competition doon sa local to import products. So wala pang adjustment na dapat mangyayari doon sa mga wholesaler para tumira sila ng gusto doon sa mga local producer na ganun. Para hindi maapektuhan yung kanilang kita. Eh, mukhang tinatagaan nila na maaga pa yung mga ganyan. So, yun ang mabigat doon. So, ngayon sa ating, yung ating pamahalaan, yung nasa bonus na dapat talaga yung ating local industry ng palay, pangangalagaan nila yan kasi dapat yung may apektuhan din sa sinasabing import liberalization. Dapat yan ay yung ating local produce, dapat ito ay supposed to be papangalagaan nila yung agrikultura natin sa production ng palay. Para yung lipo ng Pilipino, masusuplayan talaga nito. Ito talaga yung ating parang palay bed o rice bed. Yung pagbagaman talagang ito yung ating ano, pagkukunan talaga yung bansa mismo natin at hindi sa ibang bansa. Kasi kaya naman bigyan ng bansa natin ng pagkain ng lipo ng Pilipino from our own production. So ngayon, yung kukunin natin sa ibang bansa, tatawagan natin extra rice na lang yun. Ibig sabihin, parang ganun. Na or buffer stock, mga ganun. Kung gusto mo, babahaw ka na lang dyan. Import ka na lang doon sa ibang bansa. Pero yung talagang isasain mo, produce talaga ng lipo ng Pilipino yan. At dapat yung papangalagaan ng ating pamalaan, yan ay dapat ay pagbubutihin natin pamalaan na mapapanatili yung kaunlaran ng ating agrikultura sa palay, sa pag-produce ng bigas. So yun ang dapat na gagawin ng ating pamalaan. Pangalagaan ng mabuti yan at tayo ay magkaroon ng isang mahusay na agrikultura tungkol sa production ng yan at hindi maapekto ng industriya na yan na yung mga magsasaka na dyan na nagsimula yung kanilang mga ninuno hanggang ngayon, eh, yung pa rin ang kanilang ikinabubuhay at sila yung makapamuhay ng patas doon sa industriya na yon. Gaya, halimbawa, kung yung nasa industriya na manggagawa o anumang industriya, yung industriya nila, makapamumuhay rin sila ng patas. So anong nangyayari kasi mababa, lalo na yung manggagawang bukid, yung mga nanggagawa lang doon sa mga magsasaka ng palay. Pero kasi diyan na hindi naman kanila talaga yung sakahan, gumagawa lang sila roon, inuupahan sila roon. So kung upahan ka lang doon, compare doon sa inuupahan ka doon sa halimbawa, ikaw may arawan sa industriya, manufacturing, so mas mababa yung sasakahan kaysa doon sa manufacturing na industry. So mas mababa yun, kaya dapat matulungan yung mga magsasaka na yan, lalo na rin yung mga manggagawang bukid na yan, para magkaroon ng patas na pamumuhay. So yun lamang at muli sa aray nakapagsabotis na naman, ang human rights promotion sa issue ito ng ating agrikultura at yung karapatan ng magsasaka, kapakanan ng lipo ng Pilipino sa ating mga pagkain, ay nagkaroon tayo ng konting pagbabahagi. Ilamang magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.